So, hello everyone! Ngayon, gagawa po tayo ng ginger beer. So, hindi po tayo gagamit ng yeast. So, kailangan natin ng ginger bag. So, let's get started. So, sa paggawa po ng ginger bag, ito po ang ating kailanganin. Bali, ginger at saka sugar lang. So, atin pong i-mince o kaya i-grate po natin siya dito. Gamit ang ating handy dandy grater. So, yan po. Atin pong ikalat ang ating ginger. Ang liliit. Pero pagka mayroon po kayong electric na pang grind, okay na rin. Pag walang-wala po, pwede po yung grater. So, kailanganin po natin ng ginger na 2 tablespoon lang. Let's check. So, ayan. Okay na po siya. Bali, madami po siya. Okay na po na madami yung naano natin kasi bukas after 24 hours, ititigin po natin siya. So, ito po siya. Ginger. Tapos, ito yung lagayin natin. We needed 2 cups of water. This is 2 cups of water already. Tablespoon of grated ginger. And 2 tablespoon of white sugar. 2 tablespoon po ito. So, ayan po. Lagayan po siya. Ayan lang po ang ginger bag. So, bali atin po siyang tatakpan ng ating. So, meron po tayo dito na cheesecloth. Bali, tatakpan lang po natin siyang ganyan. At ilalagay natin siya sa tabi. Sa room temperature po siya. So, bali, after 24 hours po, ipipig po natin siya ulit ng 2 tablespoon of grated ginger at saka 2 tablespoon of sugar. So, actually, may nagawa na po kami dito. Bali, ito po yung ginamit namin ng nakaraan na gumawa kami. So, ito po yung gagamitin natin ngayon. So, ito, bali, stock natin. Pero, i-update pa rin namin kayo bukas kung ano yung after 24 hours. So, since mayroon na tayong ginger bag dito, so, gagawa na po tayo ng ginger beer. So, ang ating kakailanganin po sa ating ginger beer ay ang ating brown sugar. This is 1 1/4 cup. We needed 8 cups of water. So, mayroon na po tayong 8 cups of water dito. Ginger. Sa atin naman pong ginger, grated din po siya. And then, we needed a lemon. 2 lemon. This is, kailangan ba natin isang squeeze. But this is optional. Pero, mas maganda po pag may lemon siya. So, let's get started. So, mention a while ago, na kailangan po natin pa na ang mga botilya. Bali, ang mga botilya ito ay kailangan natin sa ating pag-firming. So, kung wala po kayong, ganito na butilya. Pwede rin po yung ganito. Basta maganda po yung clock niya. Mas maganda po kasi pag ganito. Kasi talagang feel na feel mo siya na beer. Kasi pagka-open mo siya, plop! Gamit niyang ganyan. Tapos parang sparkling siya na gano'n. Parang yung beer lang talaga. Na pagbukas na gano'n siya. So, umbisahan na natin ang paggawa ng ating ginger beer. So, we have already na-grate na ginger at saka sukar, and then our lemon, kailangan po natin siyang i-squeeze. Our water is boiling already, so i-mix po natin ang mga lahat-lahat ng ito dyan sa tubig na kumukulo. Kumukulo! So, ayan po siya. Nakuha na lahat ng juice niya. So, as I said, this is optional, pero sa akin, mas maganda talaga pag meron siyang lemon. Ang tubig natin 8 cups ay kumukulo na po siya. So, ilagay na natin ang 1/4 cup of grated ginger. So, bali, ito po ay ito siya. 1/4 cup. Yan. 1/4 cup to the water. And
our sugar, 1 1/4 cup. That is brown sugar. At ang ating lemon. So, ayan po siya. Isunod po siya dito. So, bali, imimix po natin siya. Pakulay mang konti. And then, so, kunuan. And then, palalamigan. And then, ganun po natin siya para matunaw po yung sugar niya. So, ayan. Pagka natunaw na po yung sugar niya, tumukulo na siya. Tumukulo na nga. Ayan. Atin pong palalamigan. So, ayan. Okay na po siya. Atin po siyang palalamigan ng room temperature po siya. So, ibig sabihin, yung parang galing po sa gripo. Ganun, hindi po siya mainit. Ganun. Normal water. So, ayan po. Palamigan po natin siya. So, ayan. Okay na po ang ating sabihin po, rin po siya. So, kailangan po na hindi po siya mainit kasi ito po ang ating ginger bagay para hindi po mamatay ang kanyang parang yeast po kasi ito eh. Pag mainit po, mamamatay po. Ayan. So, bali ating sasalain po ang ating ito. So, gagamit po tayo ng ating coriander. Coriander ang pansala. At lalagyan din po natin siya ng table, ng cheesecloth. Kasi para po, sigurado po na walang may lagay na mga ganyan, oh. Yan, yan. Yan. Para mali na. So, malinis po ang ating coriander. Yan. So, kung mayroon po kayong yung pang-filter ng coffee, yun mas maganda rin po yung pansala. Ayan. So, wala po kami doon. So, ito ang meron pala. So, ayan. So, ayan po siya. So, ating pang-pipigan ang kasalisayan. Ayan ang ating, ihahalo na rin natin ang ating ginger bag. Meron dito kasing konti-konti siya na ano. Ayan po yung ginger bag. Parang yeast po ito. Homemade yeast. So, this is 1/2 cup of ginger bag. Gusto ko lang po na walang pupunta na kahit anong mga ano niya. Kaya sinasara ko siya. Well, ang ano po ng ginger bag is parang malapot-lapot po siya. Tinatuloy niyo siya. Ito po yung mag-ano na para magiging, ang silbi po nito is para maging parang, so, ayan. Okay na siya. Ayan. So, ayan. So, mix lang po natin siya. And then, ilagay natin sa ating lagayan. So, ipiferment po natin siya ng 3 to 6 days. Pero, let's try hanggang 7 days para makita po natin talaga na siya. Pure na pure po siya. So, bali, ang kira po natin ito ay atin pong ilalagay ulit sa ref. Pwede po natin siyang gawin, gamitin para pagka gumawa po tayo ng mga ganyan, sparkling drinks, parang ganyan, strawberry sparkling drinks, parang ganyan. So, wait nyo, susunod kami gagawin. So, bali, okay na siya. Sasali na natin sa ating mga butilya. So, ito. Maganda po kasi itong butilya na ito kasi nalalak po siya. So, ayan, mayroon po tayo.
sa ating lugar. So, dito lang po natin pagka nandito na po sa utilya natin na pag-supermarket natin, kailangan po natin siyang pahingain araw-araw. I mean to say, pahingain, bubuksan po natin siya araw-araw kasi mayroon po siyang gas. May tendency po kasi na mababasag po yung butilya natin pag hindi po natin siya pinahinga. So, bumako po siya. So, ito siya. So, eto na po sila. So, atin po tatakip na. So, as I said, kailangan po natin siyang i-bark every day kasi para hindi po sasabog ang ating... May tendency po kasi nasasabog kasi mag-ano po siya ng air. Parang sa umaga, gaganyan po natin siya. Pero bukas siguro, wala po siya pa siyang air. Pero after mga 10 days, meron na po siyang gas. So, bali pagka, buksan natin siyang ganyan. Pasingawin lang po natin siya tapos babalik natin siya. So, i-ferment natin siya ng 3 to 6 days. So, I'm thinking until 7 natin siya. So, update po namin kayo kung okay na po siya. Malalaman naman po natin siya na okay na siya pagka ano, makikita po naman natin siya na magbubble na ganyan. Parang may mga bulo-bulang umaakit na ganyan. Parang mga sabit. Papagitan natin sa inyo kung paano po yan. So, update po namin kayo in 7 days. So actually, kung gusto nyo pang pagka sa 3 days, pwede na siya. Pero, mas maganda po pagka pag-upin ng 7 days. So, ayan po. See you in 7 days. It's been 24 hours. So, atin na pong itipin ang ating ginger bag. So, bali, mayroon po tayong 2 tablespoons of white sugar. At ang ating tirang minced na ginger kagabi. So, bali, 2 tablespoons. So, after 24 hours, pwede na po natin siyang salain. So, bali, yun na po yung ginger bag. So, ginger bag, pwede po siyang gamitin na gawa ng mga drinks. So, ayan po. Ayan, so ilagay lang natin sa tabi. So, that's it. Ito na ang update sa ating ginger bag. So, bali, ating sasalain na ngayon kasi last day, nag-init po natin siya ng sugar and ginger. So, eto po siya ang itsura niya. Bali, nakikita po niya na bubula-bula siya. It's sprinkling bubbles like that. As you can see, that it's a sign na okay na po ang ating ginger bag. So, atin na pong sasalain siya. So, bali, gagamit tayo ng ating handy-dandy. Pero pag meron po kayong i-filter yung ibang filter ko sa cafe, pwede po, pero ito po meron tayo, wala po kami. So, ito yung sarayin mo siya. Ganun po siya. Kagaya din po, nag-isa na ang malapot-lapot po siya talaga. So, as I said, ang ginger bag po ay pwedeng ilagay sa mga cocktail drinks po. So, ayan po siya. So, atin pong isasalin sa ating butilya. Ito po yung inalagay po natin siya sa ref. And then, tatakpan po natin siya ulit ng ganyan. Tapos, pwede po natin siya ulitin. And then, yung malapot-lapot po siya. So, yan. Okay. That's all. So, eto na po ang
ating ginger bark. Ayan, ang tuba niya. So, after 7 days, ito na po ang resulta sa ating ginger beer. So, tingnan natin. So, medyo marami pong angkas po. So, kailangan na be careful po sa pagbukas kasi there is a tendency na magaganon po siya. So, medyo makakuin. Kasi noong every morning ko siya pinupuksan ng ano is talagang nag-overflow po yung ano niya. Tsaka malakas po talaga yung air niya. So, be careful. So, yan. Did you hear that? Kasi it's just small. Yan po. Pumukuro po siya. So, ito po siya. So, look at this. Wow. Here is our ginger beer. So, oh! Cheers! Please. So, I hope you enjoy and learn something about our beer. Thank you for watching. So, try po natin siya. Oh, no! Sorry for that. It's overflowing. Hindi lang talaga ako magaling po talaga ng beer. So, titikman po na siya. Talagang ang lakas ng alcohol na niya. Talagang beer na beer po siya. So, try niyong gumawa. Tiyak na. Matutuwa po kayo. Ginger beer. Isa pa. Look at this. Oh, mas malakas ang ano niya. Super. So, bye!